Ay, ka muna. Siyang kapunta. To the moon. Ito sa akin. Bibiyahin na kami. Try mo natin ilaw. Wala nang ilaw. Saan ka punta? To the moon. Tinali mo yon? Tinali mo? Sabay, mahal. Wala, madilim. Bilang isa sa naganais na maging isang armored driver, ako'y nag-apply. Ito na nga, mga kalebel, ay nakapapansin nyo, ako'y nakaputi. At ito'y naghihintay na ako sa main gate ng opisina. At sa salukuyan, naghihintay pa rin ng mahigit kulang-kulang 2 oras. So, dahil ikaw ay isang aplikante, kailangan mong magtiyaga, magtiis, dahil part yan ng pagsubok bilang isang aplikante kung talagang ikaw ay matiisin. Sa pagkakataon na yan, mga kalibel, ako ay tinag, sasubmit na ng mga photocopy na mga requirements ko. At ako ay tinawagan na dahil nung pag-apply ko, eh, siyempre, unang attempt mo na mag-apply, tatanungin ka kung ano yung pa-applyan mo. At the same time, kung ikaw ay driver tulad ko, ikaw agad ay ida-drive test kung talagang ikaw ay marunong magmaneho ng paabante, patras, ng L-parking, lahat ay gagawin nila para masubok nila kung ikaw ba ay may kakayahan para maging kabilang sa company nila na maging isang armored driver. Yan, mga ka-level, ay patuloy akong naghihintay sa oras na yan. At mayroon isang dati ng driver, empleyado, na magsasubmit ng kanyang application for loan. So, wala siyang ballpen at kaya nanghiram siya sa akin. So, ako naman, dahil ako yung isang aplikante, kumpleto lahat ako, nandala sa aking bag. Kaya habang naghihintay ako, palakad-lakad ako dyan at hindi naman ako pwedeng umupo. Kaya kinais ko, naka-type B ako dyan. Naka-combat ako, naka-navy blue. At ito na nga, dumating na nga yung HR, yung sa human resources para hingiin na sa akin ang aking mga documents na kailangan nila, yung mga photocopy ng requirements. At hiningi rin sa akin ang aking driver license at ang aking security license para i-xerox nila. Ang kagandahan lang dito, guys, sa agency na to ay very accommodating sila at hindi, wala silang pressure, talagang magalang na ikaw ay kakausapin ng mga HR. Magalang sila at kung ano yung maitutulong nila sa'yo, nag-o-offer sila at i-explain nila na mabuti kung ano talaga yung mga kailangan mo. At sa pagkakataon na yan, nung na-submit ko na yan, hindi ko lang nakunan ng video dahil bawal sa loob mag-video, ako ay nag-under ng undertaking. So lahat ng rules, discuss sa akin at pumirma na rin ako ng kontrato sa kanila bilang isang armored driver. So ayan, tuloy-tuloy kong hinahanap yung mga requirements na gusto pa nilang hingiin sa akin. Ako naman, lahat ng requirements ay pinasirox ko na. At ang kailangan lang naman nila talaga ay photocopy. Ibig sabihin, yung xerox lang, yun lang talaga ang kailangan nila. Yung mga original, wala silang kukunin na original as long as na yung kinuwag mo sa kanila ay kung colored talaga ang kukuwag mo sa kanila na in-scan mo. Halimbawa, in-scan mo yung NBI, police clearance, in-scan mo yun, i-submit mo sa kanila. So yun ang kailangan lang nila. Pero hindi nila kukunin yung original copy mo na galing mismo sa NBI, yung NBI certificate mo, NBI ano mo, o kaya police clearance certificate. Hindi talaga nila kukunin yun. Xerox lang talaga ang kailangan nila
Kaya kailangan mo siyang i-scan, at the same time, mapuporward mo sa kanila ng malinaw. Yun ang kailangan nila, mga kalibet. So, sa mga nagnanais din na mag-apply bilang armored escort, armored driver, huwag po kayo mag-alinlangan mag-apply as long as na-complete po kayo ng requirements. Huwag kayong mag-alinlangan, huwag kayong mag-hesitate. Huwag kayong masabi, huwag lang yung isipin na, baka hindi ako matanggap, baka subukan nyo muna. Kasi ang mga agency naman, pag kailangan nila, sasabihin naman sa iyo na ganito, i-provide mo lang ito, medical, lahat ng requirements. Alam nyo na yun, 215. At ito nga, tapos na ako, ito, nag-drive test na nga ako. Isa na nga sa kasama ko, yung si SJ Perry, isang armored driver din dyan. Salukuyan siya yung nagturo sa akin, unang-unang nagturo sa akin kung paano mag-handle ng armored. So, maliban pa dyan, may isa pa, nag-drive test sa akin, final. Siya kasi, temporary, tinuruan niya akong advance. So, napakasimple lang din naman. Parehas lang din naman ng mga normal na sasakyan. Ang pagkaiba lang talaga dito ay very limited lang yung makikita mo. Yung side mo, yung windshield mo, maliit lang. Yung windshield mo sa side, left and right, maliit lang. At yung mirror. Diba? Yung back mirror mo, wala kang back mirror, yung front mirror mo, wala. So, wala kang makikita sa likod, kundi gilid-gilid lang ang makikita mo. At hindi ganun pa kalinaw, mga kaliber. Kaya, kailangan mo talagang talasan yung mata mo pagdating sa pagdadrive. Kung sa pagdadrive, ang pagpa-apag mo, madali. Pero ang problema, yung mga kurbada mo or sa atras mo kasi limited lang. At saka yung nasa harapan mo, minsan hindi mo masyado makita kasi mahaba yung uso ng ibang armored. So, kailangan mong mag-adjust ng distansya para hindi mo sila mabubundol. Kaya yun lang mga kalibela, kung nais mo mag-apply as armored driver, armored escort, or armored team leader, kailangan yung subukan. May experience pa kung wala, nagdidepende yan sa nag-interview sa inyo sa HR kung tatanggapin kayo o hindi. Huwag nyo kagad i-judge yung sarili nyo na hindi ako matatanggap dyan, hindi ako qualified dyan. Actually, napansin ko, hindi naman kailangan ng height. Wala silang height limit. Legit armored driver na si Papa Top. Legit armored driver na. Ayan. Tulad ng sabi ko mga kalibel, ako ay legit na armored driver na. So nabigyan na ako ng unit at meron na akong escort. Ito na yung kauna-unahang minaniho ko na armored. May nguso siya, 3430. So ito yung kauna-unahang kong minaniho nung ako ay na-hired. Ayan. So mayroon pang mga ibang unit, yan katulad nung kulay brown na may pula. Yung sa akin naman itim na may blue na may puti. So yan yung Sinclair na agency namin, ang aming main company. So yun yan ang aking dinadala sa araw na first day ko na magmaneho. So yan yung aking dinala. So ako'y natutuwa sapagkat nagampanan ko ang aking tungkulin at nakapag-perform ako ng maayos at hindi kami nagkaroon ng problema sa daan. Kaya yun lang mga kalibel, kung nais nyong maging isang armored driver o armored escort, subukan nyo po. At sa pagkakataon na to mga kalibin, nandito naman po kami sa isang tinatawag na caravan. Caravan means ito ay isang seminar. Isang seminar ng bangko. Hindi ko na lang babanggitin kung anong bangko. Basta bawat bangko meron yan, sila kanya-kanyang seminar, kanya-kanyang
rules na dapat sundin. So, kaya kami nandyan, kami yung napili para mag-attend ng caravan or seminar. So, dinaluhan po yan ng iba't ibang agencies. Mga armored driver, armored escort, saka mga posting na mga guard, posting sa mga bangko, especially mga bangko. Wala pong nakahalo dyan ng mga guards na sa mga pabrika or whatever na mga pwesto. Ang nakahalo lang dyan ay puro sa mga bangko nagtatrabaho ng mga security guard. So yun lang ang piling-pili para makapag-attend dyan sa tinatawag na caravan or seminar. So isa ako doon, ako'y natutuwa sapagkat ako'y bago lang sa larangan ng pagiging armored driver. Napatawag tayo. Nasali tayo dyan sa isang seminar na yan. So yan, sa loob, napakarami, may puti, may blue. Yung mga blue, yan po ay mga armored. Escort. Isa. Yun na nga. Ano pa dyan, sir? Dumating na yung food. Isa. Ano lang, isa. Oo. Oh. Ayun, oh. Walang kutsara. At syempre, after ng ating seminar, mag-lunch break kami. Yung lunch break ay free. Doon ko na alaman na mayroon palang free lunch ng aming tinatawag na caravan ng seminar dito sa aming gina ng kalaban. So, napaka swerte namin. Mayroon pinakain sa amin ay Jollibee pa. Ay, hindi basta-basta. Jollibee yung pinakain sa amin. Hindi galing sa mga kapatid ko na pagkain. Kundi social, Jollibee. At may sabi rin ba, naririnig ko na may bayad daw yan. Ang aming seminar, ang aming araw dyan ay bayaran. Pero hindi lang ako sure, no? Hindi ko pa naman natatanggap yung aking sweldo. So, natatanggap ko na yung sweldo ko nung malalaman na kung bayad. So, yan na. Rito, chibugan na po kami ng kalibin. Ayan. So, let's fight na. And mag-lunch na kami. Jollibee sa Makti. Alagang-alaga kami ng amin. Meron na, sir. Kita nyo naman. Naabot nila sa amin yung kain namin. Ganun kami kamahal ng aming officers sa Sharp Guard, sa Sinclair, at saka sa Boss. Yan pala yung ano yung cover court ng Masambong Community Barangay Center. Yung mga Christmas party ng mga bata. Kasakop siya ng mga activities yung barangay. Sa barangay. Ito naman yung barangay hall nila. Ng ano dila diyan. Itong kinaroroon lang ko, ito yung barangay hall. Yan, meron mga papapin ng mga bata doon sa stadium. Ito yung parang opisina nila. Ang ganda. Yan naman yung kanilang office. Kompleto sila. Yung kinatatayuan ko yun naman yung barangay hall. Dito naman yung aming ano, training seminar. So guys, kung nainanayos ka na maging part ng Armor, yan, paki-like and follow para sa ating mga video para darating at subscribe na.